Charles? Yes, Sel. Ikaw pala yan. Kamusta ka na? Okay lang naman. Di mo alam? Siya yung may-ari dito. Ba't nga pala parang super close kayo? Actually, ex ko kasi yun. Feeling ko may relasyon. Totoo ba yan? Totoo po yun, ma'am. So, nasisinungaling ka? Nasisinungaling ka sa harap ko? Idea, wala ba? Muli-muli ka rin nasisinungaling ba kayo? Please, ma'am. Kailangan ko po itong trabaho. Trabaho? Ano yan? Good morning, Eden. Ay, good morning, Ma'am Pao. Ito nga pala si Zel, bago nating admin staff. Hi. So, this is Eden. Hello, Ma'am Eden. Hi, Zel. Nice to meet you. Okay. Siya yung magiging ka-office mate mo dito. Okay po. So, Eden, tutulungan mo to si Zel pag may kailangan, ha? Okay po. Hindi yung kung ano-ano yung maririnig ko din sa labas. Huwag kang mag-alala. Safe ka dito. Okay. Thank you, Ma'am. Hello. Safe as vault. Uy, Zel. Ang swerte mo, no? Bakit? Kasi nakapasok ka sa company dito. Alam mo ba, napakahirap pumasok dito. Talaga? Oo, siguro may backer ka, no? Hindi, wala. Actually, nakita ko lang ito sa Facebook. Nag-try lang ako. Buti nga sinuwerte. Kasi alam mo, yung mga nag-i-interview dito, lalo na yung manager, napaka-stricta nun, tsaka kinikilates lalaga yung lahat ng aplikante. Talaga? Kaya, ang swerte mo. I'm happy for you. Thank you. You're welcome. Sige, trabaho ko na dyan. Eden? Hi, Ma'am. Natapos mo na ba yung pinapatapos ko sa'yo? Ay, malapit na po. I-forward ko later. Okay. Ayos mo yung trabaho mo, ah. Hindi yung puro chismis yung naririnig ko. Ay, hindi katotohanan naman lahat ng sinasabi ko sa'yo, di ba? Okay. Hello. Hi! Bago? Yes, Ma'am. Kasi po, urgent po yung hiring ng admin natin kasi yung isa, terminate na po. Ano? Kasi po... Natanggal na si Angeline? Yes po, kasi alam, pag diba, pag may mga issue na nakawan... Alam ko, nakarating sa akin yung chismis. Galing sa'yo na naman yun, diba? Na may magkarelasyon sila ni Gino. Yung security guard. Yun ang sabi ko sa inyo, Ma'am, diba? Anyway, welcome to the company. Hello, Ma'am. Sali. Okay. I'm Virgo. Ako yung manager dito. So, ikaw na yung bahala kay Sal, right? Yes. Ikaw na bahala sa kanya. Kung kailangan siya itanong, i-train mo na lang, ha? Ayusin sure, yung trabaho mo. Mm-hmm. Sige na, mingok na kayo. Thank you so much. Sige po. Virgo, may chismis ako sa'yo. Eden, pwede ba? May bago tayong staff dito. Nakakahiya. Mamaya mo na lang sabihin sa akin sa office ko. Magtrabaho ko muna tapos may pinatagawa ko. Okay? Sorry po, ay. Hindi ko talaga mapigilan, eh. Sige na. Tapos ka na dyan? Konti na lang. Ay, maya mo lang tapusin. Chika pa ako sa'yo. Ano yun? Nung kanina dumating. Siya yung manager, di ba? Siya yung jowa ng may-ari dito. Ah, talaga? Pero huwag kang mag-alala. Mabait yun. Tsaka, money matter, pwede mong lapitan yun. Lalo na ngayon, bago ka pa, baka wala kang pondo sa bangko mo. Pwede kang manghiram dun. Sabihan mo lang ako. Close kami nun eh. Tapos, yun nga, pero huwag mo lang gagalitin kasi lalo na silaw sa'yo. So, alam mo lang gagawin. Kaya may limitasyon tayo dito. Sige na, tapos ako. Oo naman, basta ako work lang naman. Ayun, yun din ako dito. Tapos thank you. Good morning. Hi, sir. Good morning. Good morning, sir. Charles? Yes, Sel. Ikaw pala yan. Kamusta ka na? Okay lang naman. Actually, ako yung pumili ng bagong aplikante. Oh, hindi ko akalain. Ikaw pala yan. Alam ko naman na workaholic ka at pizza yung trabaho ko. Kaya, ikaw yung pinili ko. Thank you. Pagbubutihan ko. Nga pala, pagka may problema, si Ida na lang kausapin mo. Oo na, sir. Tama na. Pangatlo ka ng tao na nagsabi sa akin ngayon. Galit ka? Hindi po. Alam ko naman po yung job and responsibilities ko. Sige. Mauna na ako. Sige po. Thank you, Charles. Uy, Zel. Oo. Oh. Gano'n kayo ka-close no, sir? Bakit? Bastos ka rin. Wala kang respeto. Hindi mo tinatawag no, sir. Ba't sa pangalan niya lang? Ay, sorry. Hindi ko kasi alam. Hindi mo alam? Siya yung may-ari dito. Talaga? Oo.
super close kayo. Actually, ex ko kasi yun. Uy, totoo? Mm-mm. Hala! Yes, 3 years kami. Oh. So bakit kayo naghiwalay? Kasi nag-aral kasi siya sa ibang bansa para magmasteral. So ayun, nawalan kami ng time sa isa't isa. Mahirap na yung long LDR, you know? Yeah, I agree. Kaya hindi nag-work. Totoo okay naman talaga. Mahirap talaga magkaroon ng long-distance relationship. So, ayun. Pero ha, tandaan mo yung sinabi ko. Yung jowa niya yung manager kanina, kaya... Talaga? Siya yun? Yung manager kanina? Eh, sinabi ko din. Oo. Kaya huwag mo yung... Nako! Silo sa'yo. Napaka, ano nun, tigre nun. Baka bago ka pa lang, di pa na-process yung papers mo. Maligwa ka na dito. Nako, huwag naman sana. Eh, basta huwag ka mag-alala. Secret is a secret. Hindi ko sasabihin kanino. Kasi ayokong matanggal ka, wala akong matrabaho dito na pwede kong pagtsikahan. Alam mo na. Oo nga, para wala na rin issue sa iba. Totoo. Thank you, mga maasahin ka talaga. Oo. Basta sureness, mayonnaise, coconuts, hindi ko sasabihin kay Ma'am Virgo. What?! Tama ba yung narinig ko? Yes, Ma'am. Totoo. Ex ni Charles, yung babae niya? Oo. Sabi niya sa akin, dinig na dinig ko, 3 years silang nagkarelasyon noon. Even pag yan chismis, sinasabi ko sa'yo. Ay! Nako, Ma'am. Hindi ako tatakbo dito para hanapin ka kung hindi totoo yung sinasabi ko sa'yo. Tsaka, feeling ko talaga, nafe-feel ko talaga sa puso ko ngayon. May relasyon pa sila. Ano? May relasyon pa sila. Naririnig mo ba ako? May relasyon pa sila. Kasi yung mga tinginan nila talagang ano na ano eh. Ano mo yung dikitan? Sigurado ka dyan? Oo, tsaka nakikita ko sa mga pisngi ni Sir Charles na masaya siya. Kasi nga, ito ma'am, siya yung pumili dun sa babae niyo para makapasok dito. You mean, siya yung nag-hire sa babae yun? Ay, oo. Tsaka tinanong ko yung babae kanina kung may bakar siya, sabi niya wala. Eh pagdating ni Sir Charles, Charles, ma'am, wala siyang respeto. Charles lang, so sa atin pa, close pa rin sila. Tsaka ma'am, mag-ingat ka na. Kasi feeling ko may relasyon pa yun. Tsaka baka yun na yung pumalit sa'yo. Tapos bigla na lang si Ma'am Pao magbibigay ng memo. Terminate ka na, hindi mo alam. Tapos yung ipapalit, si Zell. Tapos silang dalawa na ni Sir yung magpapatakbo ng company. O diba, nawalan ka ng trabaho. Sa tingin mo, papayag ako? Ay, alam ko ma'am, palaban ka. Tsaka, talagang palaban ako. Kaya manda siya bukas. Oo, pero ma'am ha, promise mo sa akin. Huwag mo sasabihin, ako yung nagsabi. Ha? Ah, oh, sige. Promises? Sige. Maganda ka bukas. Sige. Hi, Zell. Hi, Eden. Good morning. Good morning. Alam mo ba, feel na feel ko na today is a good day para sa'yo. Ay, naku. Sana nga. Tsaka, pagpalain ka sana. You're so nice talaga, Eden. Oh, ba't ngayon mo lang alam? Dati pa. Sige na, work ka na dyan, bro. Thank you. Ay, hi, Ma'am Virgo. Hi, Ma'am. Good morning. Saan na sinasabi sa akin ni Eden na ex mo si Charles? Hoy! Ma'am naman, di ba sabi ko sa'yo, huwag mo sasabihin ka kanina, direct ka mo pa sinabi na yun. Ano? Totoo? Sumagot ka! Uy! Ma'am! Hello, ma'am! Sumagot ka! Actually, ma'am, hey. Totoo po yun. Huwag tanong naman sakto. Pwede ba, Eden? Totoo yun. Oo. Ay, oo, totoo. Tsaka ano rin yung sinabi sa akin ni Eden? Uy! Tama na! Naanagkit ng tinginan ninyo! Ma'am, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Eden, huwag ka magsinungaling. Hindi totoo yan. Ay, naku, ma'am. Ako, mga pawang katotohanan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya yung sinabi ko sa'yo na malagkit yung tingin nila, totoo yun. Huwag ka maniwala dyan. Ano? Ma'am, nagtatrabaho... So, pumasok ka sa kumpanya na to para agawin sa akin yung boyfriend hindi ko? Hindi po, hindi po. Para agawin sa akin yung posisyon ko? Kailangan ko lang po talaga itong trabaho na to, ma'am. Kailangan mo ng trabaho? O kailangan mo si Charles? Hindi ko po alam na siya yung may-ari nito, ma'am. Wala po akong idea. Maniwala po kayo. At isa pa, si Charles nag-hire sa'yo dito, di ba? Hindi ko po alam yun, ma'am. Wala po akong... Di ba, Eden? Ay, oo nga. Kasi si Sir Charles, sabi niya siya yung huling pumili ng mga aplikante. So, nakita yung resume niya. So, ayun. Kaya nandito siya. Oh. Totoo ba yan? Totoo po yun, ma'am. So, nagsisinungaling ka? Wala po akong idea, ma'am. Wala ba? Wala po akong idea,
Sige, masatabo. Ma'am, nagtatrabaho lang po ako na maayos dito. Please, ma'am. Pa, ma'am. Isa lang yan eh. Isa lang yan. Aalis ka sa kumpanya na to? Pahihirapan ko yung buhay mo. Please, ma'am. Kailangan ko po itong trabaho. Trabaho? Ano yan? Bakit sinasaktan mo si Zen? Ano pa kailan mo? Ha? Baka nakakalimutan mo. Ako ang manager dito. HR ka lang. At baka nakakalimutan mo rin, Virgo. HR manager ako. Gagawin ko yung trabaho ko kung nakikita kong mali yung ginagawa mo. Gagawin mo yung trabaho mo? Eh bakit hinire mo to? Eh ex ni Charles to. Ah talaga? Bakit? Nakalagay ba yun sa CV niya? Kailangan niya bang ilagay doon na ex niya to, ex niya to, ex niya to? At least si Zell, yung dokumento yung pinapakita niya, totoo, may masteral, maganda yung credentials, maganda din yung mga records niya sa dating company niya. Di kagaya ng iba dyan, pinake yung dokumento para lang makapasok dito sa kumpanyang to. Kasi, may backer. At ikaw, kaya ka lang naman naging manager, di ba? Kasi boyfriend mo yung may-ari. Oh. Makaasta ka sa mga tao, akala mo kataasan ka. Tapos ka na? Hindi pa ako tapos. Kayong tatlo, pumunta kayo sa office, Sir Charles. Ngayon din. Ano kasi, subot-subot ka pa. Nawawala akong trabaho. Tabi. Apaw, bakit naman bigla ang patawag ng meeting? Actually, Sir Charles, nag-emergency meeting tayo kasi nakita ko sa Miss Virgo na sinasaktan itong si Zell. Bakit nga ba, Miss Virgo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ex mo yung bagong hire? Tapos malalaman ko lang kay Ethan? Hoy, ma'am! Sabi ko lang sa'yo, huwag ko nasabihin. Parang awa mo na. Tama na. Ano? Totoo yung sinabi ni Ethan, di ba? Ethan, ayan ka lang naman. Nagkakalat na naman, chismis. Sure naman. Yung mga chismis ko, totoo naman yun, di ba? Nakakatulong din naman ako. Tsaka, totoo naman talaga yung sinabi niya eh. Di ba? Sino bang girlfriend ang matutuwa, ha? Ikaw pa talaga yung nag-hire sa kanya? Sel, ano ba talaga yung totoo nangyari? Sir, yun po. Biglang na lang po nagalit si ma'am. Sinugod po niya ako at sinabunutan. Dahil nalaman po niya na dati tayong magkarelasyon. At kung ano-ano pang dinagdag ni Eden, na hindi naman totoo. Hindi yung totoo ah. Totoo yung sinabi ko, galing yun sa'yo. Hindi ako sinungaling. Pero matagal na kaming tapos, Eden. Hindi mo na dapat ibalik pa yon at gumawa ng gulo. Diba sabi ko sinusa si Ma'am? So ikaw nga, Eden. Sir, sorry na. Sa'yo nagsimula ang lahat. Sir naman eh, totoo naman yung mga sinabi ko eh. Eden? Ma'am? Di ba alam mo naka-last warning ka na? Dahil sa ginawa mong pagkakalat ng mga confidential files dito sa kumpanya. Hindi ka lang sa loob ng opisina yung nagkakalat ng mga chismis, Eden. Pati din sa labas. Lahat ng confidentials natin dito, mga documents si Sir Charles, dinichismis mo doon sa kabilang company. Totoo naman yun. Pero may pinirmahan ka dito at dapat naiintindihan mo yun. Ngayon, ang ginawa mo, pinag-away mo yung dalawa. Ang dahil sa kabungangaan mo. Sorry naman. Teka lang, bakit ba yun yung issue dito? Ang issue dito, bakit hinahin mo yung ex mo? Nang hindi ko nalalaman. Nag-usap tayo, di ba? Nalabas ang personal natin buhay sa trabaho. Bakit? I-hire ko ba siya kung di siya makakatulong dito? Ano sa tingin mo magiging reaction ko? Matuwa? Matapos yung mga sinabi sa akin ni Eden na naglalabingan kayo? Ma'am! Tama na! Ma'am! Sige na! I quit! Eden? Yes, ma'am? Hindi mo na kailangan mag-quit. Ha? Si Santi ka na. Ha? Huh? Hindi ka ba nagbabasa ng email mo? Hindi po. Nakikichismis lang. So ano? Tiranggal niyo si Eden? Pati ako? Tatanggalin mo na rin ako dito? Hindi naman. Pero Pao, bigyan mo siya ng memo para sa final warning niya. Virgo, ayaw na ayaw kung mauulit to na hinaharas mo na naman si Sel.
Virgo, may gusto ko ba sabihin sa kanya? Sorry. Kasalanan naman ni Eden to eh. Ay, yun na naman eh. Hindi ko naman kasalanan yun. Tignan mo, wala na akong trabaho. Actually, ma'am, naiintindihan ko naman po siya eh. Hindi naman po siya aabot sa ganyan kung hindi dahil sa mga maling chismis. Pero pinapatawad ko na po siya. Sana lang huwag na maulit ulit. Ikaw, Eden. Sana maging aral sa'yo to. Alam mo, hindi lang basta chismis yan eh. Sakit na yan. I'm sorry. Pero kailangan ka na namin tanggalin. At ikaw, Virgo. Sana kinausap mo muna ako. Ayaw na yun ko na mauulit to. Huwag mo ipasok ang personal natin buhay sa trabaho na to. Sige na. Makakaalis na kayo. At ikaw, Eden. Magkita tayo sa HR office.